Na pag-uusapan po natin ang Diyos ng mga pangako. Noong bago pala kami mag-asawa ni Winnie, walang-wala ako, hindi nga ako niya pinaniniwalaan. Kaya alam niyo, pag bago lang, puro lang ako pangako, darating ang panahon, tatagumpay tayo, kaya natin to. And yung mga pangakong yan ay aming pinanghawakan kahit na hindi pa namin nakikita. And as I read the Bible, I realized na ganun din pala ang Diyos. First, He promised kay Abraham na gagawin siyang bansa ng maraming, ama ng maraming bansa, ibibless siya, pagpapalain siya, at along the way, sa pagsunod ni Abraham, pinagpala naman siya ng Panginoon. Sinundan ni Isaac, ganun din, pinanghawakan ng promise ng God, at blessed naman siya ng Panginoon dahil sa mga pangako. And pagdating kay Jacob, nag-improve. Matakin mo si Jacob, may isa siyang anak bunso, naging gobernador ng Egypt. At the same time, si Joseph, at the same time, salahin nila si Moses, ginamit din ng Panginoon para mailabas ang Israel. At ngayon po, totoo ang sinabi ng Diyos na naging bansa nga sila. At sitong linggong ito, yung ating every morning devotion, ay nasa Book of Joshua tayo. Kaya dito sa Book of Joshua, ay meron pa akong handpick na pinili about Diyos ng mga pangako, yung promises of God. At dito po sa Joshua 21:43-45, ang sabi po, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanyang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Binigyan nga sila ng niyawi ng kapayapaan sa buong lupain. Iyan, ayon sa pangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman sa kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtagumpay sila niyawi laban sa lahat ng kaaway. Tinupad niyawi ang lahat ng ipinangako niya sa sambayang Israel. So, andito po tayo sa second service, sa mga nakikinig po sa Facebook, live. Gusto ko pong ipaabot sa inyo na ang ating paksa is Diyos ng mga pangako. The God of Promises. Una pong napansin ko dito, ibinigay ni Yahweh ang lahat ng lupang ipinangako niya sa mga Israel. Bakit lupa? Kasi ang Israel, wala silang permanenteng lugar. Nagpalipat-lipat sila sa iba't ibang lugar at ang iba sa kanila ay parang nangangamuhan lang at hindi matiis ng Diyos na kung sino pa ang kanyang bayan, siya pa yung walang sariling hanap buhay, walang sariling tirahan. At naalala ko po yung sinasabi sa Bible na Israel, hindi kita makakalimutan dahil ang iyong pangalan ay nakasulat sa aking mga palad. At ang sabi sa Bagong Tipan na tayo ang spiritual na mga Hudyo. Tayo ang spiritual na Israel. So ang ibig sabihin, itong mga pangakong ito ay atin panghawakan. Dapat natin panghawakan. So mapansin po natin dito, sabi po sa verse 20-19, ang Diyos ay di nagsisinungaling. Okay? Basahin nga po natin yun. Maganda po yun eh. Okay? 1, 2, and 3. Ulitin natin ulit. 1, 2, and 3. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito ay kanyang tutupad. Siguro mas maganda kung pagdating ng tulad ng tao, turo mo na lang yung katabi mo. Tulad mo. Okay? Ulitin niya natin ulit. 1, 2, and 3. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Mo. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So, nung inutusan niya si Moses, nagtanong si Moses,
Sino ang sasabihin ko na nagsugo sa akin? Ang response ng God, sabihin mo, si ako. Si ako. Magin mo, ako. Noong mangako ang Diyos kay Abraham, wala siyang ibinigay na guarantee. Wala siyang ibang sinanla kung anuman. Di niya pinangako ang buwan, di niya pinangako ang araw. Ang ipinangako niya ang kanyang sarili. Dahil wala nang hihigit pa sa kanyang sarili. So, tingnan natin, ano, ito po yung ganda ng ikaw ay nagbabasa ng Bible, nagme-meditate, nagpipray, at nakakarinig ka ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Dapat po ito panghawakan natin. So, dito makita natin literal na nagkaroon sila ng kanilang tirahan. Literal na nagkaroon sila ng lupa. Sa Book of Joshua, nagkaroon sila ng lupa. Okay? At sa panahon ni Joshua, 31 kingdoms ang kanyang tinalo. 31 kings. Ang ibig sabihin ko sa atin, 31 na bansa tinalo ni Joshua. Walang nagtagumpay laban sa kanya. Kasi siya ay nasa ilalim ng pangako ng Panginoon Diyos. The God of Promises. Pag pinanghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin, hindi natin makikita yung anumang mga hirap na pinagdadaanan natin dahil masigit na makapangyarihan ang pangako ng Panginoon. Dito po makita natin sa verse 44, hindi lang tagumpay ang ipinangako sa kanila, kundi binigyan din sila ng Diyos ng kapayapaan. Alam niyo po yung kapayapaan, yung peace of mind, okay? Ang peace of mind is the result of our obedience to God. Alam niyo bakit hindi ako tumitigil sa pagsunod sa Panginoon kahit na meron akong edad, kung ano yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. Kasi dito po ako nakakasumpong ng kapayapaan. Hindi ko na kailangan ng pampatulog sa gabi, mga tranquilizer, para lang makalimutan ko aking problema because as I obey the command of God, nagkakaroon po ako ng kapayapaan. At yun po talaga ang bunga. Ang iba sa inyo, nakita niyong wala sa Panginoon, masyadong di nila ma-overcome ang mga stress sa buhay. Struggle sila. Pero alam niyo ang kulang? Pagsunod lang sa Diyos eh. Pagsunod lang eh. Small matters na dapat na ipagawa sa atin ng Panginoon, dapat sundin natin to. Okay? Sundin natin. Kasi in doing that, masaya tayo eh. Masaya tayo eh. And thank God for that. Okay? Now, is the result of obedience and the peace of God is also the product of victory. Nagtagumpay ka sa pinagagawa mo, mapayapa ka eh. Talagang meron talagang kapayapaan kapag ka ikaw ay nagtagumpay sa ipinapagawa sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Kahit maliit lang, nag-share ako ng Word of God, pinag-pray ko yung may sakit, dahil sabi sa akin ni Lord, pag-pray ko siya, nung pinag-pray ko, gumaling. Wow, grabe. Di man gumaling. Payapa pa rin ako. Bakit? Kasi sumunod ako. Nagtagumpay ako. At ang totoo nito, kung meron man tayo dapat na i-overcome, first of all, is yourself. Kailangan kaya mong talunin ang iyong sarili. Kasi pag hindi mo natalo ang inyong sarili, yung mga obstacle, yung pagiging mahihain mo, yung nag-iisip ka in advance na baka di mangyari, dapat yan ma-overcome mo. Kasi hindi ka makaka-overcome ng mga malalaking bagay kapag di mo na-overcome mismo ang sarili mo. So pag na-overcome yon, masasabi mong victory, therefore magkakaroon po kayo ng kapayapaan. At not only that, napansin ko po, is peace of mind is the result of walking in the center of God's will. Wala na sigurong tatalo sa isang tao na pinupulpil mo ang calling mo sa Panginoon. Wala na sigurong tatalo kahit na mahirap, kahit nag-iisa ka lang, sa isang tao na alam mong inilalakaran mo ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Natutunan ko minsan na sa rumlon ako yung mga tao doon. Opening pa lang ng kanta, I was really blessed when I was a young pastor. Sabi ng kanta nila, let the Lord have His way in your life every day. There's no peace and there's no rest until the Lord have His way. So yung daw buhay na hindi ang Diyos ang siyang nasusunod,
at yung buhay na hindi nilalakaran ng kalooban ng Diyos, wala raw doon kapayapaan. Wala. Mag-struggle lang tayo. Natin makukuha yung kapayapaan. But as soon as we fight na maging sentro tayo ng kalooban ng Panginoon, maniwala ho kayo, doon lang kayo magiging mapayapa sa buhay. Ang tanong ko ngayong umaga, mayroon ba tayong kapayapaan? At kung wala tayong kapayapaan sa buhay, maybe, kailangan natin i-check ang ating sarili. Kailangan natin pihitin ang ating sarili para ilagay natin yon sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Baka naman mayroong pinagagawa ang Diyos na sa isip mo, mas magaling yung gusto mo mangyari. Pero mahirap po sa isang Kristiyano na mas magaling pa kayo kaysa Diyos. Mahirap. Kung ako kayo, sumurinder na lang kayo sa Panginoon. Kasi wala pa rin tatalo sa isang Kristiyano na kahit siya'y matalino na, pero pagdating sa Diyos, lumpo na siya. At sinasabi niya, Lord, let thy will be done. Pagkisabi sa katabi lang, let God's will be done. Let God's will be done. Ewan ko na, ikuwento ko sa inyo yung nag-desire ako na matuto magpiano. Sabi ko kay King, King, punta naman tayo doon sa ano, sa Ayala, Alabang, kasi may mga nagtitinda doon ng piano. Eh di, pumunta kami, ito si King, eh, tinignan niya, gaganda ng piano. Pero pagdating ng Yamaha, yung U company, yung U1, U2, U3, tinugtog ni King, yan ang hinahanap kong tunog. Gusto ko talaga. Pero nung hiningi sa akin, magkano yan? Ang mahal, 100,000 plus. Sabi ko, wala naman ako ganun pera. So, hindi na ako tumigil sa pagre-research na magkaroon ng piano kasi una, pagising ko sa umaga, magsakit yung kamay ko, siguro ay arthritis, di ko maigalaw. Sabi ko, mas maganda ito, araling ko piano. Baka sakaling matuto ako. Di nga? Tapos iniisip ko, yung mga apo ko, at saka si mama, higit na si mama, na nagdi-dream siya na magkaroon ng piano. And then, mayroon kami nakita, mga mura lang daw, 35,000, dito sa Pasita. Pasita, pinuntahan ko, wow! Ay, puro mga wasak-wasak na. Sabi ni King, hindi na magagandang quality nito, Papa, eh. Saan, sabi, tinan ko, saan galing to? Sabi, Korea. Ano pinagalingan nito? School daw. Sabi niya, pero meron kaming nagustuhan dito. Meron ito maganda kami. Pinatugtog, pero hindi pa rin talagang yun yung gusto ko. Pero dahil sa desperate ako na gusto ko magkaroon ng piano, sabi ko, sige, kukunin ko na ito. Sabi niya sa akin, magkano to? Sabi niya sa akin, prenisyon ako na 70,000. Sabi ko, pwede bang bawasan natin kahit 60,000 lang? Gagawin ko ng paraan, babayaran kita ng cash. Sabi niya, sige sir, bumayag. Tapos, sabi ko, i-deliver mo sa ganito, katatapos lang namin magka-COVID noon dahil 2 days pupunta ako sa beach, magpapahinga po muna kami. Pagbalik ko, i-deliver mo yung piano. Nag-uo naman siya. Sabi ko, ano, gusto mo na bang mag-down ako sa iyo? Sabi niya, hindi na sir, cash on delivery. So, sa madaling salita, excited na ako, ngunit nung papunta kami sa the beach, at nag-text sa akin, sir, patawarin mo talaga ko, sir. Alam ko kasi lingkod ka ng Diyos. Eh bakit? Bininta ko sa iba yung piano na pinagkasunduan natin. So parang uminit yung tahinga ako. Sabi ko, di ka pala maganda kausap. Siyempre, sir, bago pala ako sa negosyo, natural sa akin din ang kumita. Talagang ang tagal eh. Sabi ko, di ka ba nakukonsensya, pastor ako, na simbahan? Marami pa akong may tutulong sa iyo kung ikaw ay talagang nag-cooperate lang sana sa akin. At marirecommend ko pa mga kaibigan ko, sir, pasinsya ka na talaga. Eh, di pa na kontento, tumawag pa sa akin. Pero ang nasa akin, sabi ni Mrs. sa akin, Papa, let them go. At tapos sabi sa akin ni Winnie, Papa, ano ba talaga ang gusto mo? Eh, gusto ko talaga, Mama, yung Yamaha. Kasi yun talagang ganda ng tunog. Saka nakaka-bless talaga ang tunog. Ang tindi, masarap ang worship kapag yung Yamaha talaga ang gusto ko. O yun naman pala ang gusto mo eh. Huwag ka mag-struggle. Basta nagsiserve naman tayo kay Lord. Tapos, one day, nagtitingin-tingin ako,
Meron naman ako nakita, mga supplier po sila ng Yamaha at sa Kawai. Eh, sabi ko, pwede bang makita ko yung mga product ninyo? Tapos, nung pinuntahan namin, tinisling na ulit ni King, sabi niya, Papa, gaganda ng mga kanilang mga product dito, ang ganda. Tapos sabi sa akin, kami po kasi sir ang supplier. Lahat ng mga mall, kami ang nagsusupply. Oh, ganon. Oh, wow. Tapos sa dulong-dulo, may nakabalot pa. Sabi ko sa kanya, buksan natin yung nakabalot pa. Ayan sir, hindi ko pinagbibili yan. Akin talaga yun eh. Hindi gusto ko lang makita. Eh, sabi niya, anong pangalan niya? Yamaha U1. U1 lang. Sabi ko, sige daw, nagtestingan mo. Di tinestingan ni King. Sabi niya, Papa, excellent ang tunog nito. Sabi ko, gusto ko yun. Alam mo, sabi niya sa akin, eh, kung kayo po ay lingkod ng Diyos at gusto niyo gamitin to sa bahay ninyo, kung gusto mo talaga, ililet go ko to. Kaya lang sabi ko, wala naman akong cash na gusto mo eh. Magkano ba lahat? Gustong-gusto mo nito. Prinisyuhan niya ako ng ganitong amount. Medyo mataas, kaunti. Pero sabi ko, kung papayag ka na igagawin natin terms, utang lang. Hindi lalampas ng 1 year, kahit 10 months lang. Okay? Mag-i-issue lang ako sa check eh. Baka kunin ko ito. Sige po sir, kasi nakita ko talagang gustong-gusto mo ito. Bibigyan kita. So, binigay niya sa akin ng 105,000. Nagbigay po ako ng 5 muna reservation. Tapos nagbigay ko sa kanya ng 30,000. Nagbigay ko ng check na 70,000. Dineliver sa bahay. Sabi sa akin ni Macy's, alam mo pa, marunong ka makinig sa Diyos. Nag-antay ka lang. Alam mo, pag ang Diyos nangusap sa atin, hindi kanya bibiguin. Oo nga ma, matagal ko nang kakilala ang Panginoon. At dahil sa gusto ko, iyaan, gagawa talaga siya ng paraan. Alam mo nang dinideliver sa bahay, piniplaniking. Pasalamat ako sa Panginoon. Si bagong-bago pa itsura. Kintab. Subukan niya tingnan sa bahay. Kintab. Ganda tumunog. Okay. Now, edi may utang ako na 70,000. Yung utang ko 70,000, sabi ko, oh God, may mga bayaran pa pala ako. Nabigla ako. Ba't kumuha ako ng 70,000 na hulugan 10,000 per month? So para ako na-shock, no? Pero alam niyo, mayroon pa rin akong peace of mind. Lord, alam mo, di mo ako pagkukulangin. Mayroon akong kaibigan pastor tumawag sa akin. Sabi niya sa akin, Bishop, pinaalala ka sa akin ni Lord. Meron akong ibibigay sa iyo. Eh sabi sa akin ni Lord, sa iyo ko na ibibigay yung aking blessing. First fruit ako sa iyo. Sabi ko, wow! Oh, talaga? Upo. Okay, wala pang 1 month. Eh, tanong ko, ihulog mo lang sa account ko. Upo, ihuhulog ko lang sa account ko. Para malaman ko kung magkano, kung ikaw nga naghulog, di at least sabihin mo sa akin magkano ang amount. Ang amount na ibibigay ko sa iyo is 70,000. 70,000, eksakto. Doon sa inisyo kong cheque na 70,000 in 10 months time. Nakikita mo yung pamamaraan ng Panginoon. Then, nung makuha ko, tinawagan ko yung kinunan ko ng piano. Risa, sabi ko sa kanya, eh yung cheque ko, pwede ko na bang bawiin? Bakit, sir? Kasi may nag-provide si Lord ng 70,000. Kunin ko na para, di na ako mamumroblema. Then, wow, ang bilis mo naman, sir. Oo, talagang mabait si Lord. Now, anong punto de vista ko dito? Alam ng Lord ang puso mo. Sumunod ka lang sa sentro ng kalooban niya. Sino na kalooban niya? Pakinggan niyo maigi ito. Huwag niyo ano. Sumunod ka lang. Kahit nasa tingin mo, wala kang mapapana, basta't ikaw ay nasa sentro ng kanyang kalooban, alam niya ang pangangailangan mo. Mag-trust ka lang sa kanya. At saka laging ang desire natin, hindi yung paraos, but rather, give your best to God. And expect something best sa ating Panginoon Diyos. Yun po talaga yon. Hindi po pwede nang, alam niyo ang gusto sa asawa ko, lagi sinasabi, Papa, kung meron kang hihingin sa Lord, lagi mo tatandaan yung top of the line ang iyong hihingiin. Sasakyan, top of the line. House, top of the line. Gamit, top of the line. O, sabihin mo sa katabi mo, top of the line. O, ano ibig sabihin ng top of the line? Ha? Yung pinaka first class. Don't underestimate yourself. Okay? Now, ito po yun. Okay. Tutuloy ko po ito, ha? Andiyan ba ba kayo sabihin mo sa katabi mo, nakikinig ako. Okay? So, always remember. Now, ito po yun, ha? Now, hindi natatalo
ang mga pangako ng Diyos. Hindi natatalo ang mga pangako ng Diyos. Okay, Joshua 21:44. Okay? Joshua 21:44. Okay? Basahin natin. 1, 2, and 3. Una, hindi po natatalo ninuman ang mga pangako ng Diyos dahil hindi natatalo ang Diyos. Ganoon natin, ha? Kung inyong titingnan ang buhay ng mga Israelites, marami silang up and down. Matitigas ang kanilang mga ulo. Ang iba sa kanila nangamatay sa disyerto. Ang iba sa kanila tinuhog, okay, ng mismong kapwa nilang Israelites. Why? Kasi nga, meron silang mga pagsuway na talagang grabing-grabe. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pangapangako ng Diyos ay hindi natatalo ng mga pagsubok sa buhay. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi natatalo ng mga pagsubok sa buhay. Itong panahon ng pandemic, tinamaan tayo lahat. Naputol ang ating Sunday worship. Pero kahit sa panahon ng pandemic, nag-required ang city government na kailangan natin ng garahe. Nakabili pa tayo ng 350 square meter dyan sa kanto na pinaglalagyan ng ating mga sasakyan. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin at hindi siya kayang talunin ng anumang mga pagsubok sa buhay mo ito. May promise sa iyo ang God. Ibibless ka niya. Kahit na ikaw minsan dumadaan sa mabibigat ng mga pagproblema sa buhay. Nagtayo ka ng business. Hindi kumikita. Hindi kumikita yung business kong tinayo. Okay? Sabi nga ni King, Papa, ayun, let go na yung mga gamit ko. Bahagi yun ang buhay. Pero ang pangako ng Diyos, hindi yan apektado ng crisis sa buhay. Makakakain ka pa rin, mabubuhay ka pa rin, magtatagumpay ka pa rin, basta't panghawakan mo lang ang mga pangako ng Diyos. Amen? Palakpakan natin siya. Now, marami sa inyo, pag natatalo, pag nadi-discourage, parang pakiramdam niya, na-discourage na rin ng Diyos. Yun eh. Parang mag-asawa yun eh. Busy ako sa ginagawa ko, nakaupo ka lang. Dapat busy ka rin. May problema ako, dapat mag-problema ka rin. Problema, hindi ganun ang Diyos. Relax lang siya. Hi, did you get me? Nakikita niyo ba ako? Narinig, nakukuha ba ninyo? Iyon yun eh. Pag hindi ka marunong sumakay sa mga pangako ng Diyos, buong maghapon, pagod ka, di mo alam kung anong gagawin mo kasi hindi mo nakikita ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Sa Facebook, gusto ko pong ipaabot sa inyo, ang pangako po ng Diyos, hindi po nawawala kapag kayo po ay nagwawala. Hindi po yan nawawala. Ang mga pangako ng Diyos, hindi po yan, okay, nawawala kung kayo'y tinamaan ng maraming pagsubok. May sakit kayo, natanggal kayo sa trabaho, andyan pa rin siya. Andyan pa rin ang mga pangako ng Diyos, basta may personal kang pangako ng Diyos. At ang mga pangako ng Diyos, nakita ko rin, hindi rin natatalo sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ang mga pangako ng Diyos, hindi ito natatalo sa kabila ng ating mga pagkukulang. Yes! Lahat tayo ay mayroon mga pagkukulang sa buhay. Pero kailanman ang Diyos, sabi nga ng kanta, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Totoo po yan. Sufficient ang ating Panginoon. He is the God of sufficient one. Talagang grabe ang kanyang supply, grabe ang kanyang provision sa atin kasi ganyan ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kala natin natatalo ang Diyos pagka natalo na tayo. Hindi siya natatalo. At pwede ka, kasi kung matalo ang Diyos pag natalo ka, di paano ka makakabangon sa susunod? Siya naman ang tutulong sa iyo para may angat ka niya eh. Kaya dapat makuha natin na ang Diyos hindi yan natatalo. Pag magtatagumpay siya. Kahit na ikaw umalis sa kanya, Diyos pa rin siya. Okay? Kaya lang, sayang ang mga pangako mo, baka maibigay sa iba. Okay? O pakisabi sa katabi mo, pag nawala ka, blessing mo, baka mapunta sa akin.
Pero huwag kang gigib up, ha? Huwag kang gigib up. Kasi hindi nangangahulugan na ikaw nagpahinga ng isang buwan o isang linggo, wala na ang pangako ng Diyos sa iyo. Andyan pa rin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Okay? Nagigit nyo ba? I believe na makukuha natin yon. Kaya nga sabi nga niya, okay, ang mga pangako ng Diyos ay higit pa sa pangako ng tao. Pangako ng company, pangako ng politics, higit pa doon ang pangako ng Diyos. Kasi hindi nga siya nagsisinungaling. Hindi nga siya nagsisinungaling. Balikan ulit natin. Mga bilang 23:19. Balikan ulit natin, okay? Mga bilang 23:19, okay? 1, 2, and 3. Basa. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya, ay kanyang gagawin. Kumangako na siya, ay kanyang tutuparin. Yan, yan. Ano ba ang kanyang sabihin, kagawin niya? At pag nangako siya, kanyang tutuparin. He is really a good father. He is really a good father. Maybe others will condemn us. Maybe our friends condemn us. But God never condemns us. We need to stand up. You need to fight. You need to renew your strength. And go. Okay? And fight. And God promise that His promise are true to each one of us. Totoo ang mga pangako ng Panginoon. Now, paano makakakuha ng mga pangako ng Diyos? Paano po makukuha ang mga pangako ng Diyos? Okay? Number one, lumapit ka sa Kanya. Prayer. Establish yung prayer mo. Pag nag-pray ka, buksan mo ang tainga mo. Magkaroon ka ng listening ear. Kasi nagsasalita ang Diyos sa panalangin. Pangalawa, hanapin mo siya. How? Sumunod ka sa Kanya. Sumunod ka lang sa Kanya. Makikita mo sa pagsunod mo sa Kanya, magiging maganda ang journey mo sa mundong ito. Magliliwanag ang journey mo sa mundong ito. As you follow the Lord, magliliwanag ang journey mo. Pangatlo, alamin mo siya. Magbasa ka ng Kanyang salita. Sabi nga, pag nagbabasa daw, pag nagpipray ang tao, nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Pag nagbasa siya ng Biblia, ang Diyos nakikipag-usap sa Kanya. Ugaliin mo na ang Bible reading mo, maging firm, maging strong. Huwag mong pababayaan yan. Pangatlo, alamin mo siya. Okay? Magbasa ka ng Kanyang salita. Pangapat, pakinggan mo siya sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Maganda po ang ministry ng Holy Spirit. Nagbibigay siya ng discernment, nagbibigay siya ng wisdom, nagbibigay siya ng guidelines, at masarap po ang tao na guided by the Holy Spirit. Because when we are guided by the Holy Spirit, lahat ng move natin, magiging effective po ito. Magiging effective po ito. Okay? So mga kapatid, guided po, no? Then, panghawakan mo ang Kanyang mga pangako. Panghawakan mo ang Kanyang pangako sa pamamagitan ng panghawakang may pananampalataya. Sabi ni Paul, fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Alam niyo po, itong gusali natin, na ipatayo po ito sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Naniwala tayo sa Diyos, naniwala tayo sa katapatan ng bawat isa sa atin, naniwala tayo na si Lord ang ating resources, at ang kumanya sa akin ay hindi kayo i-pressure dito. After lang ng ating preaching, maglagay lang tayo ng special offering. Hayaan natin si Lord ang mag-move. Dahil hindi natin pwede siya unahan. Dapat lagi lang siya ang siyang nauuna. Pero naniniwala ako, itong pong 40 million budget natin, nakaka 6 million na tayo. Kaya ang kulang na lang, 34 million. Palakpakan natin si Lord. 34 million na. Pero pag natapos ito, maniwala ho kayo. Tayo lang ang mayroon pinakamalaking simbahan dito sa Paranaque. Simbahan na may elevator, at ang simbahan na ito, makikita nila na ang nagtayo ay mga estudyante, mga simple lang na mga nanay at tatay
Pero dahil sa pananampalataya na ipangyari natin to. Okay? Palakpakan natin si Lord. Okay? Panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Okay? Final scripture, Joshua 23. Okay? Ano po ang sabi sa Joshua 21:45? Joshua 21:45. Basahin nga natin, sabay-sabay. 1, 2, and 3. Kayo ba ay may mga hawak ng mga pangako ng Diyos? Panghawakan ninyo yan. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. I remember when I was grade 4, edad ko po nung grade 4 ako, probably mga 11 years old ako, ay nag-promise sa akin ang God, 10 years old ako, nag-promise sa akin ang tatay ko na sabi niya, pag nakatapos ka ng high school, bibilhan kita ng bike. Dahil mahirap lang kami, ang bike ay mahirap para sa tatay kong mabili. Pero sabi niya, pag tinapos ko lang daw ang elementary, bibilhan niya ako ng bike kasi gagamitin ko sa pag-aaral. Sa aming town, 3.5 kilometers, magbabike lang ako. Noong matapos na po ang grade 6, nag-aaral na ako sa high school. Lagi kami naglalakad. And one day, na-realize ko na si tatay na nga ako sa akin. Tapos nung almusal, sabi ko sa kanya, Tay, naalala ko. Noong grade 4 pa lang ako, sabi mo sa akin, pag nakatapos ako ng grade 6, bibilhan mo ako ng bike. Hindi naman sa dinidiman ko sa iyo, pero pinaalalahanan lang kita sa pangako mo. So, yung tatay ko, pag na-touch yun, namumula lang ang mata noon, tapos di na nagsasalita. Nakita ko, namula yung mata niya, tapos nawala. Sige, anak, sige, tuloy mo, tuloy mo, ginagawa ko. Kinabukasan, dumating siya. May dala-dala na siyang bike. Sabi niya, bien! Anak, subukan mo daw ito kung kaya mo. Eh, mataas na bike. Subukan mo. Tay, saan galing to? Hiniram ko lang sa kapitbahay, sabi niya. Hiniram ko lang sa kapitbahay. Subukan mo kung makakayanan mo. Didrive ko, wow, ganda o. Oh. Ingatan mo yan ha. Hiniram ko lang yan sa kapitbahay. Hiniram ko lang sa kapitbahay. So, ginagamit ko na. Marami pa not, umabot na ng isang linggo. Dalawang linggo. Hindi pa rin kinukuha ng kapitbahay. At ang sabi niya sa akin, anak, ang totoo, binili ko na yan para sa iyo. Kasi ayaw kong masisira ako sa iyo. Kasi darating ang panahon, magiging tatay ka. At dapat, lagi mong tatandaan, hindi mo po pwedeng sirain ang pangako mo sa anak mo. Kasi, anak mo yon. Then naikokonek ko itong God na ito. Na hindi niya sisirain ang kanyang pangalan dahil sa atin. Matuto lang tayo, mga hawakan ng kanyang mga pangako. And I was really blessed nung binabasa ko ito. My goodness! Ang sarap pala talaga ng magbasa ng Biblia. Ang sarap pala talaga na develop ang inyong relationship sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi katulad ng tao na pag nangako, hindi ginagawa. Ngunit ang Diyos, tapat siya gawin ang kanyang mga pangako sa atin. Amen?